Samantala, kasama pa rin natin sa studio si Mantani, kaugnay po ng masamang panahon. May mga tanong po tayo rito, Mantani. May mga nagkukumpara dun sa ulan po tsaka sa baha ditong weekend doon sa naranasan ng bagyong Ondoy. Batay po sa inyong obserba, ano bang pagkakapareho o pwede rin pagkakaiba nitong sitwasyong ito? Well, unang-una, Igan, magkaiba yung nangyari noong 2009. Yan yung tumama, yung bagyong Ondoy dito sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng Luzon. At yung nangyari noong Sabado, ito naman ay dulot ng malakas na hanging habagat. Habagat na dinala naman ng isang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya titingnan natin yung dami ng ulan na naitala noong Sabado. Kasi ang PAGASA ay merong mga weather stations na nakakalat dito sa Metro Manila. At kung titingnan natin, yan, yung nakita sa screen. Yung Science Garden, Quezon City, 270 millimeters yung naitalang ulan mula alas 8 ng umaga ng Sabado hanggang alas 8 ng umaga ng Linggo. So, 270 millimeters, gano'ng kalakas yan? Ang monthly rainfall ng Science Garden, 504 millimeters sa buong buwan na Agosto. So, halos kalahati, ng ulan na ibinigay ng isang araw, eh dapat yun, 15 araw na. So, yun yung nangyaring baha. At yung port area naman, medyo mas mababa, 137 millimeters sa may Maynila yan. Ang monthly rainfall normal ng port area sa Maynila ay 432. So, mga one-third. So, ganun din, malakas na ulan. Pero mapapansin mo dyan sa Pasay, na kung saan 64 millimeters lamang yung naitala sa loob din ng parehong araw, so, mas mababa. So, ang ulan talaga, yung konsentrasyon ng ulan, nasa may northern Metro Manila at dyan sa may port area. So, yan ay dami ng ulan nitong Sabado na dulot ng habagat. Ngayon, nung nangyari yung Ondoy, ang dami ng ulan ay umabot ng mahigit 400 milimetro. Sa parehong oras, 8 a.m., pero yan ay buwan ng September. So, mapapansin natin, halos kalahati nung ulan nung Sabado, kalahati lamang nung nangyari nung Ondoy. Pero yung baha ng inabot, Igan, yun ang sinasabi natin. Kalahati lamang yung ulan nung Sabado, pero yung naranasan ng mga tao, eh parang Ondoy na. Ano ibig sabihin nun? So, hindi mo na kinakailangan yung 455 millimeters na yan na pumatak noong 2009 para maramdaman yung napakataas na baha. So, ito ang tinitingnan natin. Maraming dahilan kung bakit lumubog yung maraming lugar. So, hindi lamang yung lakas ng ulan. Maaaring isa, at kitang-kita naman natin, yung mga basura na bumara doon sa mga pinagdarausa o pinagdaraanan nitong mga tubig, ulan, Igan. Mantani, sa nagdaang 6 na buwan, eh, masasabi natin na halos lahat ng pagbahang dinulot sa Metro Manila, eh habagat. Oo, Igan. Hindi bagyo eh, habagat. So, ano bang paghahanda gagawin natin kung bagyo na itong bumabayo sa atin? Yun nga, yun ang isang anong, Igan. Imagine, sa loob ng nakailang bagyo tayo noong July at saka June, 7. Halos walang tumawid dyan. Wala naman naglandfall. Oh, walang tumawid dyan. At ito nga, pareho rin buwan na Agosto, wala pa rin. So, swerte pa rin tayo at walang tumawid. Dahil kung may tumawid na at sasabayan pa ng malakas na habagat, eh hindi ko na alam kung ano yung ano, di ba? Dahil maliban doon sa habagat na daladala ng habagat na ulan, eh meron pa rin ulan na daladala yung mismong bagyo. Kaya ang isang ano lang natin sa mga tao, hindi na po natin kailangan hintayin na, pag hindi tatawid yung bagyo, akala natin, okay, buti na lang, hindi tatawid. So ngayon, kahit hindi tatawid, ang karakter ng habagat, parang bagyo na rin. Actually, pag may habagat, di ba, parang bagyo na talaga ang turing mo dapat. Parang wala na yung signal one. Wala na. Ang pumalit na ngayon, yung yellow rainfall warning, yung orange at red. Ano katumbas na sa ano? Sa storm signal? Hindi, sa signal kasi, hangin talaga yun. Hangin. Ang sinusukan. Anong araw kasi, ano natin, pag signal number one, biglang lakas ang ulan. Ang sabi natin, ano naman yan? Signal number one, lakas-lakas ang ulan. At pag nag-signal number three na, biglang mawawala yung ulan kasi para sa hangin yung signal. Pero Mang Tani, ito nga mga pag-ulan nung weekend, napansin namin, mahangin din talaga Sumisipol nga yung hangin. Ba't ganun? Kung meron tayong, tinitingnan kasi natin yung habagat, parang agos ng tubig yan. So, kuminsan, pag ang agos na, yung habagat, pagka mababa lamang po, siguro pag palagay natin sa meteorology kasi, tinitingnan mo pa rin yung ibabaw ng atmosphere. Ang habagat, hanggang mga 1.5 kilometers, umiihip yan, yung kapal niya. Pero yung nakaraang, noong Sabado, hanggang 5 kilometro ang kapal.
nung hanging habagat. Oh. Kaya ganun kalakas. Kumbaga, napakalalim ng habagat, galing sa Indochina, tuloy-tuloy, mm-hmm. kaya kita mo yung Manila Bay na akala mo, mm-hmm. may bagyong dumaan, yung malakas na alon, itinaboy yung mga basura. Mm-hmm. So, walang bagyo, pero malakas yung habagat. Ano, parang tinitingnan mo, gumuguhit talaga. Yung bagyo kasi may sipol yung hangin. Pag, para sabihin yung bagyo, may sukat ng hangin na lakas, di ba? Oo. Yes. Itong habagat, hindi naman umaabot sa ganung lakas eh. Hindi umaabot, pero halos ganun na rin. Ang ano nga lang natin, ay kaya nga merong gale warning, parang yun, hindi dala-dala ng bagyo, pero malakas yung habagat. So, ang ano natin, mga kapuso, ano, yung pong problema natin, yun nga, hindi na kinakailangan tumatawid ang bagyo para magdala ng matinding pinsala. Yung habagat mismo ay pwedeng magdala ng matinding pagulan na nagdudulot naman ng mga pagba. Pahabol ko lang, yes, Susan? Pahabol ko lang, Mantani, yung mga nakatira ho sa mga gilid ng bundok, dahil kasi baka kung tumigil na ho ang ulan ngayon, ano ba mapapayo natin? Baka sabihin na, wala na naman ulan eh. Huwag tayo umalis. Ano mapapayo natin? Ade, yun nga yun. Yung delikado pa yun. Delikado pa rin yun. Dahil sunod-sunod na pagulan, kuminsan, yung mahinang ulan lamang, ha, pwede nang mag-trigger ng landslide. Mm-hmm. Kaya hindi po ibig sabihin nun, tumila na yung ulan, humina na, eh pwede na silang bumalik sa kanilang mga lugar. Kung sila may nag-evacuate, at kung sila'y nandun pa, eh mas maganda talaga, lumikas muna. Oh. Dahil tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan. Okay, maraming salamat, Mang Tani.